Anthony Davis, mga idol, sa kanyang post-game interview ay pinayuhan niya ang kanyang team na gumawa nga ng adjustment matapos ang alilang pagkatalo against sa team na Sacramento Kings. Sabi niya nga, mga idol, na masyado nga doon nagsisettle ang team ng Los Angeles Lakers sa napakaraming jump shots, paning mid-range 3-pointer daw ang kanilang ipinupukol sa laban nila. At dapat nga daw ay sumalaksak sila at sa paint sila kumuha ng kanilang mga puntos. At tama naman, mga idol, ang sinabi nga neto ni Anthony Davis, napakalalaki ng kanilang mga player lalong-lalo na kapag naglaro ng sabay-sabay si LeBron James, si DeAndre Jordan at itong si AD. Napakalaki nga nung tatlong yun, para nga panay mid-range lang at 3-pointer ang kanilang tirahin. Sigurado naman tayo, mga idol, na kayang-kayang araruhin neto ni LeBron James at ni AD ang kanilang mga defender. Nakita na natin yan noong mga nakaraang taon. Pero hindi natin alam ngayon bakit parang nagsisettle itong si LeBron at AD sa mga mid-range shots at mga 3-pointer. Lalong-lalo na si AD, mga idol, napakarami nga ang jump shots niya na tinira kahapon laban sa Kings. 1 out of 12 nga siya doon, mga idol. At kung magpapayo nga, mga idol, itong si Anthony Davis sa kanyang team na sumalaksak at sa paint kumuha ng score, sa tingin ko'y dapat nga na pangunahan niya ni AD ay siya rin mismo ay panay turn around jumpers at panay step back ang kanyang itinitira. Ay ang laki-laki ni AD at siguradong mismatch lahat ng bumabantay sa kanya. Ilang beses na rin siguro natin nakita si AD na ibully ang kanyang mga defenders sa paint. At sa tingin ko, mga idol, dapat yon ang kanyang main focus, hindi panay mga mid-range at mga turnaround jump shots. So ano bang masasabi nyo, mga idol? Tama ba si Anthony Davis na pinayuhan niya ang kanyang team na huwag panay tira ng mga jumpers kundi sumalaksak nga sila at sa paint kumuha ng kanilang mga puntos? Komento nyo lang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating susunod na balita nga, itong nga si John Wall, sinabi niya na gusto niya nga daw bumalik muli sa team na Houston Rockets. Matapos siya na mapag-usapan nila na itong si Wall ay lilipat na nga sa ibang team. At sinabi niya rin na hindi na nga rin siya maglalaro muna dito sa Rockets. Pero nga, mga idol, mukhang hindi makatiis itong si John Wall sa tagal ng proseso ng pag-trade sa kanya. At ito, gusto niya nga bumalik sa kanyang team na Rockets para nga maglaro ngayong season na ito. So syempre, mga idol, napakagandang balita niya sa team ng Houston Rockets. Napakalaking tulong nito ni John Wall, lalong lalo na walang main point guard niya itong team ng Houston. Si Kevin Porter Jr. na shooting guard talaga ang laruan ang nagagwardya sa kanila ngayon. Kaya nga sigurado masayang masaya ang team ng Houston Rockets at pati na rin ang kanilang coach sa pagbalik nito ni John Wall. So yan nga muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!